Ngayon po, ang paunang pagpapakita ng Diyos sa kasaysayan ay ito po yung napag-aralan na natin minsan, pero ito po ang katiyakan sa kanya pong mga hula na makikita po natin doon sa Daniel 2. Ngayon po, ang hula sa kabanatang ito ay sumasaklaw ng mga na mula kay Daniel hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Ito ay ipinilalagay na pinakapambihirang hula sa Biblia sapagkat ito ay pinakamadaling maunawaan sa at una na nakapagbigay ng isang susunod na kasaysayan sa sanlibutan mula ng panahon ni Daniel hanggang sa wakas. Ang pangkat na ito ay nagpapasimula sa pamamagitan ng paglalarawan ng hari na na pinakadakila sa mga kaharian sa lupa sa sarili niyang tahanan doon sa kanyang kamang hilig tulugan. Sa ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor ay nagkaroon ng mga panaginip, ang kanyang espiritu ay nabagbag at hindi na siya nakatulog. Ito ay unang bahagi. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng isang panaginip, ano ang kanyang layunin? Bakit ba nakikipagtalo laban sa kanya na sinasabi, hindi niya sasagutin ang alinman sa aking mga salita sapagkat ang Diyos ay nagsasalita ng sa isang paraan at sa dalawa, bagaman ang tao hindi ito nauunawaan sa isang panahon o panaginip, sa isang pangitain sa gabi sapagkat mahimbing ang pagkakaidlip ay dumarating sa mga tao habang siya ay natutulog sa kanyang mga higaan. Kung magkagayoy ang mga tainga ng mga tao ay binubuksan niya at sa bababa at magkagayoy magkakaroon ng pandinig upang ang kanyang mga gawa siya ay maibaling at ang kapalaluan ng tao ay putulin. At yun po ay masusumpungan natin sa Job 33, talatang 13 hanggang 19. Pansinin natin, maliwanag na nasumpungan ng Panginoon na muling ipahayag ang katotohanan kay Nabucodonosor sa panahon na siya ay naging inihayag nang siya ay magising, inihayag ng Diyos sa hintil na haring ito ang isang larawan at ang gayon ay tinawag ang kanyang pansin at nakagawa ng isang malakas na impresyon sa kanya. Yung pong pagkakapanaginip, labis po siyang nag-alala. Bakit hindi niya maunawaan? Kaya nga sabi roon, nang magising ang hari, ano ang nangyari? Nalimutan niya. No. Kaya nga sabi roon, ako'y nanaginip ng ilang sa aking espiritu at nabagbag ng pagnanais na maunawaan ang panaginip. Tiyak ang salita mula sa akin sapagkat hindi ninyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Kaya pagpuputol-putulin ang inyong mga bahay at gagawing bunton ng dayami. Yun po'y makikita natin sa Daniel 2:3-5. Pansinin, nakilos ang isipan ng hari, ngunit hindi niya naalala ang pangungusap. No? Inilahad ni Daniel ang panaginip. Una, binigyan ng Diyos si Nabucodonosor ng panaginip. Ikalawa, pinahintulot ng Diyos na malimutan ng hari ang mga detalye ng panaginip. Gayunman ay natandaan niya ang isang napakaliwanag na impresyon tungkol doon.
Ikatlo, ginawa ng Diyos na hilingin ng hari sa mga pantas na lalaki ng Babylonia, hindi lamang sa isang kapaliwanagan, kundi sa isang pagpapahayag ng panaginip na rin sa Daniel 2:3 hanggang 5. Ano ang naging tugon ng mga marurunong na lalaki sa Babylonia? Hindi nila maipahayag sapagkat sabi ng mga pantas ng Babylonia, sabihin mo sa akin, mahal na hari, kung ano ang iyong panaginip at aking ipahahayag. Pero ang sabi ng Kaldeo ay sumagot ang hari, sinabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay na hinihingi sa hari sapagkat walang gayong kadakilang hari at kapangyarihan ng hari na magtanong sa kanyang bagay na sa kanino mang salamangkero, encantador o kaldeo. At ang mga bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makapagpapakita rito sa hari maliban sa mga diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Daniel 2:10-11. Sa pamamagitan ng ipinalam sa hari ang panaginip at ang pagkahulugan nito. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Na magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. 2 ng Daniel, talatang 19. Si Daniel ay isang kabataan, isang napakalaking pagkakataon upang makasaksi para sa tunay na Diyos. Ipinakiusap ng Diyos, ipinakita ng Diyos kay Daniel kung ano ang napanaginip ng Haring Nabucodonosor, at maraming daan taon pa bago tinuruan ng Diyos ang mga senador sa Ehipto na sa pamamagitan ng bibig ni Jose. Isang 1 taong hindi higit na nakakatanda kay Daniel. Basahin ang awit 105 talatang 17 hanggang 22. At sinamantala ni Daniel ay nakapagtayo sa harapan ng hari sa gitna ng marami niyang mga guro ang mga salita ni David na nasa awit 149 talatang 98 hanggang 100 ay kinakitaan ng isang halimbawa. Ang sabi ni Daniel, sapagkat ang sabi ng hari ay bibigyan kita ng magandang gantimpala. Pero sabi ni Daniel, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa hari Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Yan, basahin sa Daniel 2:28. Ang mga adhikain ng panaginip na ito tungkol sa iyo, o hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang nangyayari sa hinaharap, at siya na ang naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Daniel 2:29. Ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib ay mga bisig
at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at ang hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal, ang mga paa nito ay may halong bakal at may bahaging putik. Daniel 2:31-33. Ano ang sinasagisaga ng ulong ginto? Ang sabi rito, ikaw o hari ay hari ng mga hari. Binigyan ng Diyos ng langit ng kapangyarihan, kalakasan at ng kaluwalhatian at saan na ninirahan ang mga anak ng tao o ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa himpapawid ay binigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamumuno ka sa kanyang lahat, ikaw ang ulong ginto. Daniel 2:37-38. Ang Babylonia ay itinayo bilang panglaban sa Diyos. Basahin ang Genesis 14:1-9. Ang lahat ng bagay sa loob ng lungsod na ito ay inilagay upang gayahin ang siyudad ng Diyos. Ang ilog, Euphrates, ay umaagos sa loob nito tulad ng ilog ng Diyos sa loob ng paraiso. Excuse me. Ginagaya yung kaharian ng Diyos dun sa langit. Tinayo ang kaharian ng Babylonia panlaban sa kaharian ng Diyos. Ang panlabas na kuta ay meron ding 2 pader. 24 at 26 na talampakan ang kapal. Alinsunod sa pagkakabanggit sa bawat 55 yarda ay mayroong tore. 250 lahat ang ang paghuhukay ay hindi nagbibigay ng katunayang may kinalaman sa kataasan ng mga pader ng Babylonia. Mga tuod lamang ang nananatili at ang mataas ay hindi higit sa 40 talampakan. Ang Babylonia ay tinatawag na Nimrod. Maraming daang taon bago pinanganak si Kristo, naging isang makapangyarihan, kaharian, pangsanlibutan. 625 taon bago isinilang si Kristo at nalupig ang mga taga Medo-Persia sa ilalim ng Haring Cyrus noong 539 bago si Kristo. Paano sinasagisaga ng larawan ang 2 pambuong sanlibutang kaharian? Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo at mayroon pang 3 kahariang tanso na mamumuno sa buong lupain. Daniel 2:39. So, pansinin natin si Nabucodonosor, itong Babylonia, siya yung ulong ginto. At pagkasabi roon, pagkatapos mo, mahal na hari, ay magkakaroon ng panibagong kaharian. Ito ay ang pilak at tanso. Ang dibdib at ang mga bisig na pilak ay kumakatawan sa Medo at mga taga-Persia na sumasakop sa Babylonia noong 539 bago si Kristo. Ang kapangyarihan ito ay naghari sa loob ng 208 taon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay sinira ni Alejandro Dakila noong sa labanan ng Arbela noong taong 331 before Christ.
paano kinatawanan ng larawan ng Gracia na ikatlong pambuong sanlibutan kapangyarihan at mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. Daniel 2:39, huling bahagi. Ang sabi roon, ang Gracia ay sumunod sa Medo-Persia upang isang pansanlibutang kapangyarihan. Ang kahariang ito ay naghari sa loob ng 163 years mula sa taong 331 bago si Kristo hanggang 168 bago si Kristo. Paano inilarawan ang ikaapat na kaharian na pansanlibutan? Sa pagkakaroon na ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak sa lahat ng bagay at gayon, excuse me, at gaya ng bakal sa bakal na nakakadurog ng kanyang dudurugin at babasagin sa lahat ng mga ito. Daniel 2, talatang 4. Ngayon, pansinin natin ang Daniel 2:41 at 42. Dito ay sinasaad na ang imperyo ng Roma ay nahahati sa 10 bahagi. Inisa-isa ni Gibbon sa kanyang decline fall of the Roman Empire ang pagkakahati ng 10 imperyo ng Roma. Visigoth, Burgundian, Suebi, Vandal, Ostrogoth, Heruli, Franks, at Saxon, Lombard, at Alemanni. Ang pito sa mga ito ay naging sagisag o naging saligan ng mga makabagong bansa na sa kanlurang Europa. Heruli, Vandals at Ostrogoth ay lubos na nabunot ng kapangyarihan ng maliit na sungay sa Daniel 7. Ito ay nililiwanag na susunod na pag-aaralan. Ito ay nililiwanag natin sa susunod na pag-aaral natin, no? Magkakaroon tayo ng iba pang mga pag-aaral tungkol dito. At ito po ay liliwanagin natin doon sa mga sungay, no? Magkakaroon pa ba na ibang ka nabubuklod na sa Europa bilang isang pansanlibutang kapangyarihan mula sa imperyo ng Roma? Ang mga bansang Europa kaya ay mabubuklod ng panghabang panahon sa ilalim ng isang pangulo? Kung paanong iyong nakita ang bakal ay nahahaluan ng putik, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal at putik ay hindi humahalo sa bawat isa. Daniel 2:43. Pansinin natin, ha, marami nang ginagawang pagsisikap upang mabuklod ang Europa. Sinikap ng mga tao na magkaroon ng isa pang pansalibutang kaharian ang mga haring tulad ni Carlo Magno, Charles Louis de 14, Napoleon, Kaiser, William at Hitler ay nagsikap na lahat upang mabigo lamang. Hindi nila napagkaisa o sinikap na magkaroon ng isang kaharian lamang o isang namumuno, subalit nabigo sila. So, ibig sabihin, ang 10 kaharian na ito ay hindi magkakaanib na muli kagaya nung putik at bakal na inilalarawan sa larawan na hindi nagkahalo. Maaari magkasama sila pero hindi sumanib sa bakal ang putik
at hindi sumanib sa putik ang bakal, no? Kaya marupok. Kaninong kaharian ang nakatakdang upang magtagumpay? Yan. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay nagtatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kaharian iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay ay dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang putik at pilak at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos na hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Daniel 2:44-45. Ang kahulugan ng bato sa pangitaing ito, ang batong iyon ay tumama sa paa ng larawan at kumakatawan sa pagtatayo ng kaharian ni Kristo. Tayo ay nabubuhay na sa mga kaarawan ng mga bansa ng Europa na kinakatawanan ng 10 daliri ng malalaking larawan. Ang kaharian ni Kristo ay magiging isa ng katotohanan ng hindi na matatagalan. Ang panalangin ni Kristo na dumating nawa ang kaharian mo ay malapit nang matupad. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Nakilala ni Haring Nabucodonosor na sinabi sa kanya din ni Daniel ay ang panaginip na nakalimutan niya ay nakagulo sa kanya. Siya ay nagpatirapa at nagsabi, "Tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga hiwaga. Yamang na ipahayag mo ang hiwagang ito." Ngayon, ating tandaan, ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Halos nakaabot na tayo sa dulo ng kasaysayan ng tao. Upang maging isang bahagi ng kaharian ni Kristo, ang isang tao ay kailangang nasa puso niya si Kristo. Sinasabi ni Jesus, "Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakikita ng kaharian ng Diyos." Juan 3, talatang 3, huling bahagi. Magpanukala tayo ngayon na maging isang bahagi ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Kailangan na magpanukala tayo ngayon sa ating sarili na tayo'y maging bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Ngayon, aalamin naman natin ngayon kung sino ang mga antikristo, no? Meron po ditong doon din po sa Daniel 7. Binigyan ng Diyos si Daniel ng isang pangitain na naghahayag ng mga pangyayari na nagaganap sa loob ng ilang daang taon nang lumipas sa kanyang kapanahunan. Sa Daniel 7 ay nilalarawan ng Diyos na sa ilalim ng angkop na mga sagisag ng pagbangon ng pagbaksak ng mga bansa mula sa panahon ni Daniel ay patuloy hanggang sa pagbangon ng Antikristo. Ang sinumang nag-aaral ng mga hula sa Biblia ay nababahala tungkol sa pagbangon ng mga gawain ng kapangyarihan ng Antikristo. So nababahala ang ating mga mananapalataya na gumagawa, no, sapagkat nalalaman nila ang totoong hula, darating na magkakaroon ng mga antikristo, no. Kailangan malaman natin 'to at upang ating maunawaan at malaman natin ang katotohanan. Ano ang nakita ni Daniel sa isang
taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia. Nang unang taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, si Daniel ay nanaginip na nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan at kanyang isinulat ang panaginip at sinaysay ang kabuuan to. Sinabi ni Daniel, nakita ko na ang aking pangitain, sa aking pangitain sa gabi at narito ang apat na hangin sa langit ay humihihip sa malaking dagat at apat na malalaking halimaw na nagkakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon na may mga pakpak ng agla habang aking minamasdan ang mga pakpak nito'y na hugot at ito'y tumaas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng pag-iisip ng isang tao. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran. May tatlong tadyang sa kanyang dibdib na sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi nito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Pagkatapos nito'y tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may paapat na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ikaapat na halimaw na nakakilakilabot at napakalakas. Ito'y may malaking ngipin, bakal. Ito'y nananakmal at lumuluray sa at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang mga nalabi. Ito ay naiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya ay may 10 sungay. Habang tinitingnan kung mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may isang mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan. Daniel 7:1-8. Pansinin natin, si Daniel ay pinagpakita ng apat na hayop na magkakaiba. Sila ay nagsiahong sa dagat. Ang ikaapat na hayop ay may 10 sungay at sa wakas ay isang maliit na sungay ang tumubo mula sa 10. So, ibig sabihin, yung 10 sungay, tinubuan pa ng isa sa gitna nila. Siya, ano ay tatlong hiwaga ng sagisag na nakita ni Daniel doon sa mga sungay na nakita ng propeta Daniel? Siya ay pinagpakitaan ng dagat, apat na hayop, apat na hanging nagsisihihip sa ibabaw ng lupa. Basahin ang Jeremias na 49 talatang 35 hanggang 37 at Jeremias 51 talatang 1 hanggang 11. Mula sa hangin, nangangahulugan ng labanan, kaguluhan, pampolitika at digmaan. Ang paghihip ng mga hanging mula rito ay naglalarawan ng pagbangon ng mga kaharian sa kanyang pagbaksak. Ang mga pangyayaring ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng labanang pampolitika. So yun po ang paghihip ng hangin. Ano po? Na ibig sabihin nagkakaroon ng masamang mga pangyayari. At
At mapapansin din po natin, mga kapatid, meron ang dagat, ang mga tubig ay sumasagisag sa anong hula. Sinasabi niya sa akin ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng mahalay na babae ay mga bayan. Ya, yun ang tubig. No? Mga bayan, napakaraming tao, mga bansa at mga wika. Apokalipsis 17, talatang 15. Basahin din po ang Isaiah 17, verse 12 and 13. Ano ang kinakatawanan ng apat na hayop? Yan, tingnan natin ano ba yung kinakatawanan ng apat na hayop na nakita ni Daniel. Sinasabi niya sa akin ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming taong mga bansa at mga wika. At ang apat na malalaking halimaw na ito ay apat na hari. Nalilitaw mula sa lupa. Ganito ang kanyang sinabi. Ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyurakan ito at magluluray-luray. Daniel 7:17, talatang 23. Pansinin natin, ang dakilang larawan ni Daniel sa Daniel 2 ay nayari sa apat na metal na kinakatawanan ng apat na kaharian. Ang apat na mga hayop ay kumakatawan din sa apat na mga kaharian. Babylonia, Medo-Persia, Gracia at Roma. Ang ikaapat na kaharian na sa bawat kalagayan ay nagkahati-hati sa sampung bahagi. Ngayon, alamin natin ano ang kinakatawanan ng sampung sungay. Ang sabi tungkol sa sampung sungay mula sa kahariang ito ay babangon ang sampung hari at may isa pang babangong kasunod niya. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna at kanyang ibabagsak ang tatlong kaharian. Daniel 7:24. Pansinin ang sampung hari na binabanggit dito, ang kumakatawan sa sampung kaharian ay hindi iniwan sa haka-haka. Sa talatang 17, ang apat na hayop ay sinasabing kumakatawan sa apat na hari at ang ikaapat na hayop ay tiyak na tinatawag na ang ikaapat na kaharian. Sapagkat ang apat na sungay sa Daniel 8:22 ay tinatawag na apat na kaharian. Makatuwirang ipalagay na ang sampung sungay na ito ay sampung kaharian din. Ito ang sinasabi sa Daniel tungkol sa unang hayop. Sangayon sa Daniel 7:4, iyon ay isang leon. Mayroon itong pakpak ng agla at sa wakas ay may puso ng isang tao ang nabigay doon. Ang mga pakpak ng agla ay kinakatawanan ng mabilis na pananakop sa Babylonia. Noong gabi ng pagiging sa piging na Hari Belsasar nang isulat ang kamay sa kapahamakan ng Babylonia doon sa pader, ang puso ng isang tao ay nabigay doon sa Daniel 5:1-6. Ngayon, yung isa namang hayop o isang halimaw ay may anyo ng oso. Sa Daniel 7, ang oso ay kinakatawanan o yung larawan ay may tatlong tadyang na sa bibig nito. Ito ay sumasagisag sa pananakop ng Medo-Persia sa Babylonia, sa Lydia at sa Ehipto. Ang sinasabi ng propeta tungkol sa ikatlong hayop
ay sinabi rito, binanggit ni Daniel sa 7:6 na ayon sa katulad ng isang leopardo, ang apat na pakpak nito ay kumakatawan sa hindi mapapantayang kabilisan ng pagkilos. Ayon sa kasanayan nito ay totoo ng kaharian ng Gracia, ang apat na ulo ay ang apat na pagkakabahagi ng imperyo ng Gracia. Pagkamatay ni Alejandro, ang apat niyang pangunahing mga general, no? Si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at Seleucus. No, yun ang kanyang apat na general. Anong pagkakalarawan na ibinigay tungkol sa ikaapat na hayop? Ang hayop na kinakatawan na sa larawan ni Daniel sa 7:7 ng Daniel na kakilakalabot at makapangyarihan, mayroon itong malalaking bakal ng ngipin. Ang hayop na ito ay may 10 sungay na kinakatawanan tulad ng mga 10 daliri ng larawan sa Daniel 2. Ang 10 pagkakahati ng kanlurang Roma, Alemanya, ang Alemanni, Ostrogoth, Visigoth, Frank, Vandal, Suebi, Burgundia, Haruli, Aglo, Saxon at Lombard. Ang lumitaw sa gitna ng 10 sungay ay ang mga bansa sa Europa. Sang-ayon sa Daniel 7:8 hanggang 24, sumibol doon ang kapangyarihang maliit na sungay na may mga mata na katulad ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito ay naglalarawan ng pagbangon ng magkalakip na kapangyarihan ng relihiyon sa politika, sapagkat ang Heruli, Ostrogoth at Vandal ay salungat sa aral na pananiwala at sistemang ito ng maliit na sungay ng kapangyarihang ito ay lumitaw nang sila ay mga bunot. Ang maliit na sungay ay magiging kaiba kaysa 10 sungay na nagpapakilala ayon sa maging isang kapangyarihang makareligyon na namamahala lalo na sa nasasaklaw ng relihiyon. Gayon din na ang mga bagay na pampolitika, ang sistemang ito ay nagtagumpay sa pagbunot sa Hinuri noong 19 o noong matapos ni Kristo, after death, ano? 493 sa Vandals noong 534 at ang Ostrogoth noong AD 538. Ngayon po, ang sabi rito, anong lumitaw sa gitna ng 10 sungay? Yun po ay ang mga bansa sa Europa. Ngayon, anong apat na espekulasyon ang binabanggit sa hulang ito sa pagkakakilanlan na ang sistemang ito ang Antikristo? Una, at siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan. Lilipulin niya ang mga banal sa kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at siya ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Daniel 7:25. Ang dalawang mahalagang palatandaan na pagkakakilanlan ay ang panahong ito at ang lugar,
ang maliit na sungay ay lumitaw pagkatapos ng pagkalansag ng mga imperyo ng Roma sa kanluran. AD 476. Ang maliit na sungay ay tumubo rin sa mga bansa sa kanlurang Europa. Maliwanag kung gayon na ang maliit na sungay ng kapangyarihan o antikristo na hahamon noon sa isang tiyak na panahon at lugar ay lumitaw sa tanawing gaya ng pagkakahula. Ang mga kasagutang ito ay nakatutulong sa atin na maalaman na ang maliliit na sungay ay ang mga antikristo at hindi darating sa katapusan ng panahon gaya ng ngayon na karaniwang itinuturo sa atin. Gaya ng iba, ang sistemang ito ang lahat ng mga dapat gawin sa maliit na kapangyarihan ng sungay na ito. Nagsasalita siya laban sa kataas-taasan. Ang kapangyarihang ito ay nangamkam ng mga katawagan para sa Diyos lamang. Ang Diyos ang pinakamataas na kinapal sa sansinukob. Siya ang manlalalang. Karapat dapat siya sa ating pagsamba at pagpupuri. Ang tao ay nilikha na mababa kaysa mga anghel sa Hebreo 2:7. Kaya ang mga tao kailanmay hindi dapat mangangkam ng katungkulan ng isang batayang pakikipantay sa Diyos at lalo na kailanmay huwag iisiping itaas ang kanyang sarili ng higit sa Diyos. Noong panahon ng Middle Ages ng pangingibabaw ng sistema ng pampulitikang pangrelihiyon ay nilagay nito ang sarili kung minsan na hindi lamang kapantay kundi mataas pa kaysa Diyos. Ang kabanalan na sa pamamagitan ng mga gawa na humahalili sa salita ng Diyos. Ang iba ay kumuha ng mga lugar na kapantay ng Diyos. So, yun ang ginagawa ng mga nakaraang mga paghahari o panunungkulan. No? Isipin, inisip nila na baguhin ang panahon. O baguhin ang kautusan, sangayon sa Daniel 2:21, ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bansa. Siya lamang ang may karapatang bumago ng mga panahon para sa maliit na sungay. Ang pagsisikap na baguhin ang mga panahon ay ginagamit ang tungkulin ng Diyos sa pagsisikap na mahubog ang kasaysayan o mabago ang kasaysayan. Paano sinikap ang sistema na baguhin ang kautusan? Ang mga mananalaysay ay nagsasabi tungkol sa pagtaliwas ng mga unang dantaong Kristiyano na sa panahong yun ay maraming mga doktrina at mga kaugalian na laban sa katotohanan ng Diyos ang ipinatutupad. Ang maliit na sungay ay may kapangyarihan na malayang umaamin na may kinalaman ito sa paggawa sa araw ng Linggo na isang araw ng pagsamba. Ang kasaysayan ng pagpapahayag kung paano ito nangyari na ipinakikita na ito ang may kagagawan sa maraming katisismo, ang ikalawang utos ay inalis ng lubos, ang ikasampo ay binanggit na dalawa at ang ikaapat ay binago. At sila'y naglagay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon.
dito ay maingat na nilagyan ng Diyos ng mga tanda ang panahon ng paghahari sa sistemang ito sa katagang Aramaic na isinaling panahon sa Daniel 4, talatang 16, 23, 25, at 39 ay nangangahulugan ito ng isang taon. Ang mga panahon ay galing sa gayon ding kataga na panahon at maraming mga eskolar ang sumang-ayon na nangangahulugan ito ng dalawang panahon o dalawang taon ang katagang isinalin paghahati ay maaaring isalin na kalahati. Sa gayon, ang maliit na sungay na kapangyarihan ay naghahari hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Nang si Haring Nabucodonosor ay alisin sa pwesto hanggang 7 beses na nangyari ito sa kanya, Daniel 4:25, ito ay isang panahon na binubuo ng 7 taon. Sa pagbilang ayon sa hula, mayroon 3 araw ang isang buwan o 360 days sa loob ng isang taon. Kaya ang 3 at kalahati ng mga panahon ay magiging 1,260. Sa Apokalipsis 12:14, ang Iglesia ng Diyos ay sinasabing nasa pagtatago sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Sa Apokalipsis 12:6, pinapaliwanag dito ng Daniel na 1,260 araw ang alituntunin na pagpapaliwanag ng panahon ayon sa hula ay isang araw para sa isang taon. Ezekiel 4:4-6. Ang panahon ng paghahari ng maliit na sungay ay nagpapasimula noong AD 538 noon ang Ostrogoth ang huli sa 3 tumutupad o tumututol sa mga kapangyarihan ay nangahugot. Ang pagtatapos ng 1,216 taon ay magiging noong 1,738. May mga pangyayaring naganap noong panahong iyon na naging dahilan ng pagtanggap ng kapangyarihang ito ng isang sugat na ikamamatay. Ang malaki sa kapangyarihang ito ay pansamantalang naalis, no? Kaya sapagkat ang maliit na sungay ay kapangyarihan ng una, nagbabadya ng mga salita laban sa Diyos. Ikalawa, naguusig na pumatay ng mga banal. Ikatlo, binago ang banal na utos ng Diyos. Ikaapat, at maging nangingibabaw na kapangyarihan sa loob ng 1,260 taon ayon sa pagkakahula. Hindi mapag-aalinlanganan ng mga itong kapangyarihang tinutukoy sa hula. Ang hulang ito ay hindi nagsasalita laban sa mga pagkatao kundi laban sa isang sistema. Ngayon, basahin ang Daniel 7:9-10. Dito ay naghahayag ang Diyos ng mga pasimula ng paghuhukom. Sa Daniel 7, ang paghuling paghuhukom ay binabanggit na 3 beses. Mga talatang 10, 22 at 26,
ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay binabanggit na apat na beses sa mga talatang 14, 18, 22 at 27. Maliwanag na samantalang si Satanas o Diablo ay nagtataguyod ng isang pakikibaka laban sa mga utos ng Diyos, gayon man si Kristo ang may pangwakas na salita. Ang ating panig sa ngayon tatayo na laban sa katotohanan at sa kamalian, sino ang mga Panginoon? Exodo 32:26. Gawin mong samantalang pansariling kapasyahan ang nasa isyu ng mga bagay na ito. Sa Josue 24:15, basahin po natin ang mga bagay na ito. Hinuwad ng kaaway ang ministeryo ni Kristo sa langit. Paano nahuwad, no? Tingnan natin kung paano nahuwad ng kaaway ang ministeryo ni Kristo sa langit. Mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tao, si Hesukristo, 1 Timoteo 2:5. Si Kristo ang bago at buhay na daan. Hebreo 10:19-22. Sa harapan ng Diyos, siya ang hagdanan mula sa lupa patungo sa langit. Juan 1:51. Ang ating mga dalangin at mga kahilingan ay nakakaabot sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang kumukuha ng lugar ng mga taong saserdote, mga dambana, seremonya at mga handog. Juan 14:6. Ginawa na ng Diablo ang lahat niyang magagawa upang putulin ang pagliligtas ng ministeryo ng ating Panginoon. Alam ng Diyos na gagawin niya ito. Hinulaan niya ito upang babalaan tayo laban sa mga pagsisikap ng kaaway sa pawalang kabuluhan ang gawain ni Kristo doon sa langit. Alang-alang sa atin, ito ang paksa ng hula ni Daniel 8. Una, anong hayop ang nakita ni Daniel at sagisag nito sa atin? At tumingin ako sa aking mga mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pampang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba, ngunit ang isa'y higit na mahaba kaysa isa. At ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na nakatagal sa kanyang harapan at walang sino mang makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa ang ayon sa kanyang nais at itinaas ang kanyang sarili. Ang lalaking tupa na iyon, nakita na may dalawang sungay, ay ang mga hari ng Medo-Persia. Daniel 8:3-20. Pansinin. Ang kapangyarihan ng lalaking tupa ay naging dakila. Ito ay kinakatawanan sa Daniel 2 ng pilak na sa dibdib at mga bisig, ang malaking larawan at ang Daniel 7 na isang oso. At muli nakakita si Daniel, ang sabi doon, anong hayop na muling nakita ni Daniel na sumunod? Habang aking pinapanood, narito lumitaw na naman ang isang lalaking kambing mula sa kanluran at tumawid sa ibabaw ng batong at buong lupa. Ang hindi
na hindi sumasayad sa lupa, ang mga lalaking kambing ay may lantad na sungay na sa pagitan ng kanyang mga mata. Ito'y dumaluhong sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa pampang ng ilog at kanyang sinalakay ito na may matinding puot. Nakita ko itong lumalapit sa lalaking tupa at ito'y napuot sa kanya at sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay. Ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatagal sa harapan nito. Ibinuwal nito sa lupa ang lalaking tupa at niyapakan ito at walang sinumang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kapangyarihan nito. At lubhang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili, ngunit nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito, lumitaw ang apat na lantad na mga sungay, paharap sa apat na hangin ng langit. Ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari sa Daniel 8:5 hanggang 8:29. Ang dakilang kapangyarihan na ito ay naging napakalakas. Ito ay sinasagisagan sa Daniel 2 ang tansong tiyak na mga hita o tanso sa mga hita ang inilalarawan at ang Daniel 7 ng hayop ay leopardo. Ang litaw na sungay ay kinakatawanan ni Alejandro, dakilang Alejandro o Alexander the Great. Ano? Sa pagkatapos na gawing pansamantalang kaharian ang Gresya, siya ay biglang namatay noong sumasapit pa lamang siya sa 30 taong gulang pagkatapos ng labis na pakikipag-inuman. Si Alejandro ay nagkasakit ng swamp fever. Ito ang pinakaunang pangilin ng tinatawag na malaria na sa wakas ay kumitil ng kanyang buhay. Ano ang sinasagisagan ng apat na sungay? Tingnan natin, ano? May apat na sungay na tumubo at lubhang mataas ang lalaking kambing sa kanyang sarili, ngunit nang ito'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali sa lugar nito at lumitaw ang apat at lantad na sungay sa harapan ng apat na hangin ng langit. Ang sungay na nabali at dakong tinayuan ng apat ay ang apat na kaharian ng Babylonia mula sa kanyang bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Daniel 8, talatang 8 at 22. Pagkatapos ng kamatayan ni Alejandro, marami ang general noon na nagsikap na pumalit sa pangulo. Sa wakas, ang imperyo ng Gresya ay nabahagi sa apat na mga pangunahing general ni Alejandro. At naging tagapamahala ng tres o mga bahagi ng Alta Minor o sistema ng maging tagapamahala ng Babylonia sa Assyria at Ptolemy ay naging pangulo ng Ehipto, Palestina at naging bahagi ng Syria. Sa gayon, ang kaharian ni Alejandro ay nabahagi ayon sa hinulaan sa harapan ng apat na hangin ng langit. So, yun po mga kahulugan ng mga panaginip. Ngayon, anong kapangyarihan ang kinakatawanan
ng maliit na sungay. Yan, tingnan natin. Ano ang kinakatawanan ng maliit na sungay? No? Mula sa isang mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na tul na lubhang naging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silangan at sa maluwalhating lupain. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang sa ang hukbo sa langit at ang ilan sa mga hukbo at mga bituin ay ibinagsak nito sa lupa at niyapakan ang mga iyon. Pagpapalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuario ay bumagsak. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay na sa kanya kasama ang patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak ito ng katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Daniel 8:9 talatang o no, talatang 9 hanggang 12. Dito inilalarawan ang kapangyarihan ng sinasagisaga ng apat na hayop at sa maliit na sungay sa Daniel 7 talatang 9:21. Ang maliit na sungay na kapangyarihan ang o ang kapangyarihan ni Satanas sa kanyang mga pananakop sa Roma pagano noon ay lubhang dumadakila sa timog at sa silanganan at sa nakalulugod na lupain. Siya ay tumayo laban sa prinsipe ng mga prinsipe o si Kristo ang pangunahing pagpapahalaga gayon man ay sa maliit na sungay na kapangyarihan dahil sa kapangyarihan na ginawa nito laban sa Diyos ang kanyang santuario at ang kanyang mga banal. Ito ay tinawag na mga pagsuway sa ay sumisira. Daniel 8:13. Sa Daniel 11 talatang 31, ito ay tinatawag na mga kasuklam-suklam na pagbaksak. Nang tukuyin ni Jesus ang mga talatang ito, tinagurian niya itong karumaldumal na paglapastangan. Mateo 24:15. Ano ang aalisin ng kapangyarihan ng maliit na sungay? Tingnan natin kung anong aalisin na kapangyarihan ng maliit na sungay. Sinasabi rito, nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuario ay ibinagsak dahil sa paglabag. Ang hukbo ay ibinigay sa kanyang kasama ng patuloy na paghahandog ng sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtatagumpay na ginagawa nito. Pagkatapos nito, narinig kong nagsasalita ang isang banal at sinabi ang isang pangbanal na nagsasalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitaing ito tungkol sa patuloy na handog na susunugin, ang pagsuway na sumisira at ang pagsusuko ng kapangyarihan at sa hukbo upang mayapakan ng paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga pagkatapos ay malilinis ang santuario. Nang ako, si Daniel ay nakakita sa pangitain. Pinagsikapan ko itong maunawaan at narito nakatayo sa harapan ko ang isang kawangis ng tao. Daniel 8:11 hanggang 15. Ang salitang
sakripisyo ay isang ang salitang sakripisyo ay isang panustos sa salita at hindi masusumpungan sa orihinal na Hebreo. Ang salita para sa pang-araw-araw na wikang Hebreo ay tamid na ang kahulugan ay patuloy o palagian. Ang tamid ay ginagamit sa Eksodo, Levitiko at sa mga bilang kaugnay ng palagian o patuloy na paglilingkod sa santuario. Ang pang-araw-araw o patuloy na natanawin ng paglilingkod sa santuario sa lupa ay tumutukoy sa lahat ng walang katapusang pamamagitan ni Kristo bilang ating dakilang mataas na saserdote sa langit. Ulit at ulit na hindi kukulangin sa 15 beses na ang may akda ng aklat ng Hebreo ay tinatalakay ang patuloy na pamamagitan ni Kristo. Basahin ang Hebreo 5 talatang 6. Chapter 6 at talatang 20. Chapter 7, talatang 3, 8 at 16. Talatang 17, 21, 24, 26, 28. Ngayon po, ang makalangit na paglilingkod ni Kristo ay siyang tunay na at palagi ang binabanggit sa Daniel 8. Paano inaalis ang kapangyarihan ng maliit na sungay ang palagian? Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang huwad na tunay na palagian, isang taong saserdote sa lugar ng makasaserdoteng paglilingkod ni Kristo. Ang tao ay itinuturing na ay tinuturuan na tumingin o lumapit sa isang taong saserdote o para sa biyaya sa pamamagitan ng karapat-dapat na mga gawa. Ang mga apostol ay nagpasimula at ipinangaral ang katotohanan at si Kristo ang patuloy na naglilingkod sa langit alang-alang sa kusang nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Basahin ang Hebreo 7:25 at 1 Juan 2:1. Noong kapanahunan ng Middle Age, nagkaroon ng isang pagsisikap na ilagay ang higit na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng nakikitang pangulo ng Iglesia sa halip na kay Kristo. Ang tuwirang katapusan kay Kristo, lahat ng nagsisisampalataya ay napalitan ng pagpapahalaga sa makasaserdoting ministeryo. Pagka nagkaroon noon ng isang anti o munting pagsisikap na magkaroon ng isang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, humalili sa lugar ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang gawaing sa pamamagitan ni Kristo bilang dakilang at mataas na saserdote sa tao sa langit ay unti-unting naitabi at nakalimutan. Ang lumalaking sistema ng nag-aari ng pansin ng tao mula kay Kristo ay inalisan sila ng pagpapala at mga kapakipakinabang na mga bagay sa kanyang ministeryo. Ang pagiging saserdote at ang ministeryo lamang ni
Kristo ang maaaring makapag-alis ng kasalanan. Ito ay isang ministeryong sa santuario sa langit. Sapagkat nang si Kristo ay narito sa lupa, siya ay hindi noon isang saserdote, kundi siya ay nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Hebreo 8:4. Ngayon, ang pangitain sa Daniel 8 ay higit pa kaysa isang labanan ng mga bansa. Dinadala nito ang isang pansin na pag-aalis ng pang-araw-araw na isang pambuong sanlibutan na pagsisikap na maalis si Kristo sa luklukan bilang tanging tagapamagitan ng tao. Ang mga katunayan ay, ngunit kung ang sino man ay nagkasala, tayo ay meron tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Kristo Jesus, na siyang matuwid. So, yun ang sinisikap ng kaaway na mawala at maalis. Sapagkat kung mawawala ang tagapamagitan, ay lahat ng tao na lalapit ay hindi karapat dapat sapagkat walang tagapamagitan. Pero, dahil ang Panginoon ay mabait, ay pinakita niya at ibinigay sa atin ang ating Panginoong Jesucristo upang mamagitan sa atin. At yun po ang ating binasa tungkol sa mga hula. Ang kawalang pananampalataya ay pinabulaanan. No. Ito po 'yung ating isusunod na pag-aaralan. Ang pananampalataya ay ang kawalang pananampalataya ay pinabulaanan. Ito. Halos hindi ka maaaring di maniwala na si Kristo ang tunay na Mesiya. Pagkatapos na maingat na pag-aralan ang hula tungkol sa 70 sanlinggo. 500 taon bago siya isinilang, isang panahong hinulaan ang talata at ipinagpaunang ipaalam ang taon ng pagbibinyag kay Kristo. Ang taon, pagsisilang, makarating sa mga hintil, ang pagpapasimula ng hulang ito ay nagpapakita ng hindi mapasisinungalingang palatandaan hinggil sa salita ng Diyos na hindi maaaring magkamali. No. Sino sinugo upang maunawaan ni Daniel ang pangitain sa nasa Daniel 8? Ang sabi roon, narinig ko ang tinig ng isang tao na may 10 ulay. O ito'y tumatawag na nagsasabing, Gabriel, ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain, sa Daniel 8:16. Ngayon, ibinigay ni Gabriel kay Daniel ang kapaliwanagan tungkol sa lalaking tupa at lalaking kambing at ang maliit na sungay. Gayunman, ang 2,300 taon o hapon at umaga na binanggit sa Daniel 8:14 ay hindi ipinaliwanag ng kasabay noon sapagkat si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Daniel 8:27. Si Gabriel ba ay nagbalik upang tapusin ang kapaliwanagan tungkol sa 2,300 mga araw? Samantalang ako'y nagsasalita ng mga pangitain, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay dumating sa akin at mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula, ang mga iyon, mga samo, ay lumalabas ang salita at ako ay naparito upang sabihin sa iyo sapagkat ikaw
ay lubhang minamahal, kaya't isa sa alang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Yun ay makikita natin sa Daniel 9, talatang 21 hanggang 23. Ang unang 19 na mga talata sa Daniel 9 ay nagsasabi na si Daniel ay gumawa ng mga pagsasaliksik hinggil sa panahon ng pagkabihag. Naniniwala siya na yon ay magiging 70 taon, ngunit dahil sa hindi pa niya nauunawaan ang kahulugan ng 2,300 na hapon at umaga, nangamba siya na pahahabain pa ng Diyos ang pagkabihag sa kanila. Kaya si Daniel ay nanalangin, ipinahayag ang kanyang mga kasalanan at namanhik na ang pagkabihag ay huwag sanang pagtagalin pa, no? So gaano sa 2,300 na mga hapon at umaga ang ibinigay sa bansang Hudyo? 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang propesya upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Daniel 9:24. Ang katagang ipinasya ay nangangahulugang upang putulin, sapagkat ang 70 sanlinggo ay nasa isang kalagayan na masigasig na hula sa Daniel 8. At ang habang ito ay panahon ay dapat ipahayag ang gayon sa isang araw para sa isang taong simulain na binanggit sa Ezekiel 4:6 at sa aklat ng bilang ay sa 14:34. Sa ganitong batayan, ang 70 sanlinggo ay 70 beses o 77 o kaya'y 490 na mga taon. Anong limang malalaking pangyayari ang ipinahayag sa hulang ito? Kaya't iyong alamin na at unawain na muli sa paglabas ng utos ng na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Misaya na pinuno at 72 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may sa may lansangan ng at kuta sa makatwid ay sa panahon ng kaguluhan pagkatapos ng 62 sanlinggo. Ang Misaya ay mahihiwalay at mawawalan. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ng magkakaroon ng mga digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na at siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalangitan ng at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay at sa pakpak ng mga
kasuklam-suklam ay darating ang isang pangwawasak hanggang sa ang iutos na wakas ay maibuhos sa magwawasak, no? Sa ito po ay nasa Daniel 9 25 hanggang 27. Alamin natin, mga kapatid, pansinin natin na mayroong utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Ikalawa, ang lansangan at mga kuta ay matatayong muli. Ikatlo, sa pinahiran na prinsipe. Ikaapat, ang Mesaya ay mahihiwalay sa kalagitnaan ng Sanlinggo. At ikalima, ang palugit na pambansa ay matatapos sa katapusan ng 70 Sanlinggo ayon sa hinaharap. Ngayon, anong petsa ang ang pinagtibay para sa utos upang isauli ang Jerusalem? Ngayon, tingnan natin. Mayroon noon tatlong batas na nagbigay ng pahintulot sa mga ipinatapong Hebreo na makabalik sa tahanan. Ang utos ni Ciro noong 537 bago si Kristo ay may kinalaman sa pagtatayong muli ng templo, pagsasauli ng banal na mga sisidlan at ng mga pagsamba sa templo. Esdra 1, talatang 1 hanggang 4. Ang utos ni Darius noong 519 bago si Kristo ay isang pagpapanumbalik upang pagpapanumbalik ng unang utos, sapagkat nagkaroon ng isang kaabalahan sa gawain bilang sa wakas ang utos ni Artaxerxes noong 457 bago si Kristo bilang karagdagan sa pagpapasigla ng muling pagtatatag ng pagsamba sa Jerusalem ay nakatulong sa pagkakaroon ng isang estado ng Hebreo at ang isang panlokal na pamahalaan. Esdra 7, talatang 11 hanggang 26. Sa Esdra 6, 14 ay tatlong utos na ito ay tinukoy na ang kautusan ng Diyos ng Israel. Ang unang pitong sanlinggo ang 49 na taon, Daniel 9:25, ay naging pagtatayong muli ng kuta. Ang lungsod ay nagpapasimula ng maging maayos noong 408 bago si Kristo, no? Ano ang kahulugan ng pangungusap na pinahiran na prinsipe? No? Tingnan natin kung ano ibig sabihin nun. Ang Mesaya noon ay lilitaw sa katapusan ng 69 na sanlinggo o 483 years sa pasimula ng taglagas noong 457 bago si Kristo sa hanggang sa pagkatapos ni Kristo unang taon ay magiging 457 buong mga taon, ngunit sinabi sa hula
na magkakaroon ng 483 taon sa Misaya para ang 26 na karagdagang mga taon ay aabot sa panahong ito ng taglagas noong after death 27. Ang Misaya ay mangangahulugang Kristo o ang pinahirang prinsipe. Noong unang panahon, ang mga saserdote at mga hari ay pinapahiran ng pasimula ang kanilang gawain, sa kanilang pasimula ng mga gawain. Pansinin natin ang sumusunod na mga katunayan. Si Kristo ay pinahiran ng Espiritu Santo, Gawa 10:38. Si Kristo ay pinahiran noong siya ay binautismuhan noong pasimulan niya ang kanyang pagiging gawain o ang kanyang gawain, Mateo 3:16. Si Kristo ay tinawag na Misaya ng kanyang malapit na mga tagasunod, Juan 1:41. Pinatotohanan ni Kristo na siya ay pinahiran, Lucas 4:14-21. Nang sabihin ni Kristo, pagkatapos ng mabinyagan siya, naganap na ang panahon. Pinahayag niya ang pagtatapos ng 69 na sanlinggo at sa gayon ay kasang-ayon ito sa Daniel 9 bilang katunayan ng kanyang pagiging misayas o pinahiran. Marcos 1:15. Pansinin natin, ang pinahiran o ang panahon ng 490 years sa maraming kaparaanan ay ang karurukan ng kapanahunan ng matandang tipan, ang panahon na na hinihintay ng mga patriarka, ng mga propeta at ng mga hari na natupad sa pamamagitan ng paglitaw ng ministeryo at tinutubos na kamatayan ng Misaya sa kasamaang palad ay pinuno ng bansang Hudyo ang kopa ng pagsalangsang nito. Datapwat ang buhay at kamatayan ng Misayas ay nakagawa ng isang pampalubag loob na patungkol sa mga kasalanan. Sa nakagawa ng paglilinis ng kasamaan at pagkapasok ng sa walang hanggang katwiran. Ang ministeryo niya ang nakapagpapatibay sa hula, ngunit hindi pa rito ang kaganapan. Ang pagpapahid sa kabanal-banalan ay tumutukoy sa pagtatalaga ng Misaya bilang mataas na saserdote ng tao doon sa santuwaryo sa langit. At upang ipaglingkod ang kanyang katapatan sa mga tao, alang-alang sa mga lalaking at babaeng nangagsisisi. Basahin ang Hebreo 8:1-2, 9, chapter 9:24, sa halos sa hulang ito, mayroong isang paglilipat upang
iangat ang ating pananampalataya. Pansinin pa patungo sa santuario sa langit. Hinulaan sa awit 110 verse 4 at sa Isaiah 53:12, sa Zacharias 6 verse 1 at 14 na si Kristo ay magiging isang saserdote. Dito sa aklat ng Daniel, pinuno sa atin ang santuario sa kanyang paglilingkod. Ito ang pagpapatibay na niluwalhati sa aklat ng Hebreo. Paanong natupad ang hula na ang Misayas ay ihihiwalay sa kalagitnaan ng Sanlinggo? Tingnan natin kung paanong nahiwalay ang Misayas. Sa loob ng 3.5 taon, isinagawa ni Kristo ang kanyang ministeryo sa madla. Pagkatapos siya ay inihiwalay, ngunit hindi alang-alang sa sarili niya sa kalagitnaan ng 70 sanlinggo sa na pinatigil niya ang hain at ang alay ay pinatunayan ng kahimahimalang pagkahapak ng tabing sa templo. Mateo 27:51. Ang dapat na napansinin sa kanyang pinagtibay natipan sa marami sa loob ng 1 linggo o 7 taon ayon sa hinulaan, ginawa niya ito sa loob ng 3.5 taon sa panahon ng kanyang ministeryo sa madla. At sa loob ng 3.5 taon, nagkaroon ng pagkabayubay niya sa krus sa pamamagitan ng mga orihinal na mga apostol, Hebreo 2:3, na naging isang kabuuan ng 7 taon. So, yun po ang nilalaman ng mga hula. At sabi rito, anong aksyon sa bahagi ng mga leader ng Hudyo ang nangahulugan ng pagkatapos ng palugit ng panahon ng 490 years para sa bansang Hudyo? Basahin po ang Gawa 7:54-60. Ang panahon kay Esteban ay bunga noon ng isang formal na pagtatakwil na sa ebanghelyo ng mga kinalamang mga leader. Gawa 7:51-54, dahil sa pag-uusig na naging dahilan ng pangangalat ng mga Kristiyano, sila nang magkagayon ay nagpasimulang dalhin ang ebanghelyo ang mga hintil sa mga hintil. Si Felipe ay nangaral sa mga Samaritano at sa mga bating na taga Ethiopia. Ang Gawa 8:5, talatang 27 at 29, nang matagalan si Saulo ay nahikayat. Mga Gawa chapter 9, makikita natin doon ang kanyang kasaysayan na naging apostol ng mga hintil. Anong mahahalagang bagay ang maisagawa sa loob ng 70 sanlinggo sangayon sa anghel na si Gabriel? 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at ang iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala at gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhin ang walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain o ang propesya
at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Daniel 24. Ano ang kahalagahan sa atin ng 70 sanlinggo sa hula? Ito ay nakatutulong na maragdagan ang ating tiwala sa pagkakasaksi sa salita ng Diyos. Ito ay isang pagpapakita ng pag-ibig sa at kahabagan ng Diyos na nakikitungo sa kanyang bayan. Ito ay makatutulong na matuklasan ang dakilang panahon ng hula ni Daniel. Higit sa lahat, si Kristo ay ipinakita na tunay na Mesiyas. Tungkol kay Kristo ay maaari nating masabi kasama ni Felipe, natagpuan ni Felipe at Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin yon na isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta at si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. Juan 1:45. Ang Panginoon, ang panahon ng paghuhukom, ang 2,300 hapon at umaga, ang Biblia ay may sinasabi tungkol sa isang paghuhukom na haharapin ng lahat ng sinuman ang at sino ang makakaiwas. Si Daniel ay pinagpakitaan ng paghuhukom. Si Jesus ay nagbanggit ng isang paghuhukom na doon tayo magbibigay sulit. Mateo 12:36. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa paghuhukom nang siya ay magsalita kay Felix. Mga Gawa 24:25. Ang hula tungkol sa 2,300 hapon at umaga ay nakaturo sa eksaktong pasimula ng paghuhukom. Una, anong mahabang panahon ng hula ang ipinakilala sa Daniel? At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuario. So doon po naganap yon sa Daniel 8:14. Anong panahon sa lupa maaari nating maasahan na matutupad ang pangitaing ito? Ang sabi rito, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubsob. Ngunit sinabi niya sa akin, unawain mo o anak ng tao na ang pangitain ay para sa panahon ng wakas. Daniel 8:17. Kailan nagpasimula ang 2,300 hapon at umaga? Sang-ayon sa Daniel 9:24, ipinaliwanag ni Gabriel na ang 30 sanlinggo ay 490 years ay puputulin, susukatin o ipinasya para sa bayan ng Diyos. Ang panahong ito ng 490 years ay inihiwalay mula sa higit na mahabang panahon. Ang panahong yon ay ang 2,300 na kaya
ang mga taon na binabanggit sa pangitaing ito, kung kayaan 490 taon at ang 2,300 taon ay iisa ang pinagmulan ang utos ng pagsasauli na pinalabas ni Artaxerxes noong 457 bago si Kristo, ang naging tanda ng pasimula ng 2,300 years. Kailan nagtatapos ang 2,300 years? Yan na ating alamin. Kailan natatapos ang 2,300 years? Sabi rito, yamang ang panahon ng 490 taon ay inihiwalay mula sa 2,300 taon. Ito ay nagtatapos noong 34 AD. Ang natitirang 1,810 taon ng 2,300 years ay naaabot hanggang 1,844. Aling santuario ang lilinisin? Ngayon, ang santuario na binabanggit sa Daniel 8, talatang 4 ay tumutukoy sa santuario sa langit sapagkat wala ang santuario dito sa ibabaw ng lupa sa loob na ng halos 1,800 taon. So, sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak." 23 ng Mateo, talatang 37 at 38. Nagkaroon ng mahiwagang pagkahapak ang tabing doon sa santuario sa Jerusalem noong si Kristo ay mabayubay sa krus. Ang Jerusalem at ang templo ay iniwasak ng mga Romano noong taong 70 pagkamatay ni Kristo. Anong kahulugan ng paglilinis ng santuario? Ibig sabihin, 7 ulit niyang iwiwisik ang dugo sa dambana sa pamamagitan ng kanyang daliri at lilinisin sa at babanalin ito mula sa mga karumihan ng mga anak ni Israel sapagkat sa araw na ito ang pari ay gagawa ng pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Levitico 16, talatang 19 at 20. Ang santuary sa lupa ay nililinis noon, minsan isang taon, sa pamamagitan ng paghahandog ng isang dugong handog. Ang serbisyong ito ay kilala na isang serbisyo ng pagtubos. Yon ay isang panahon ng paghukom. Ang lahat ng ulat ng kasalanan ay pinapawi sa kampamento. Ngayon, ano ang nasasakop ng paglilinis sa santuario sa langit? Noong 1844, si Kristo ay pumasok sa kabanal-banalang dako ng santuario sa langit. Gaya ng pagpasok ng makalupang mataas na saserdote sa kabanal-banalang dako sa santuario sa lupa. Sa araw ng pagtubos, walang kasalanan sa langit kundi ang isang gawain ng paghuhukom ay kailangang magampanan kaugnay ng mga ulat ng kasalanan. Ecclesiastes 12:14 at ang Apokalipsis 20:12. Ang paghuhukom sa langit ay nagpapasimula noong 1844 ay isang paghuhukom na si sumisiyasat
Ito ay kailangan upang madala ni Kristo ang mga gantimpala. Unang itong huhukuman ang mga kapangyarihang maliit na sungay ni ang mga lakas sa likuran nito, sa gayon ay nabibigyang matuwid ang Diyos na harap sa harapan ng sansinukob. Magbibigay din naman ito ng kapahintulutan sa Diyos na mabigyang matuwid at mapawalang sala ang kanyang tunay na bayan. Apokalipsis 3:5. Sa loob ng 1,000 taon na nakatala sa Apokalipsis 20, ang mga ulat ng masasama ay rerepasuhin katulong ang mga matuwid at ang paglalapat ng mga kaparusahan ay isasagawa sa katapusan 1,000 years. Ipinahayag ni Kristo ang pagsasara Ipinahayag ni Kristo ang pagsasara ng pagsisiyasat kung sinasabi niyang ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marami ay hayaang ang marumi ay hayaang magpakarumi pa at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa at ang mga banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Apokalipsis 22, talatang 11 at 12. So, sabi rito, sino ang tagapagtanggol sa paghuhukom na sumisiyasat? Basahin ang Daniel 7, talatang 9, 10 at 13. Ang sabi ron, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesu Kristo na siyang matuwid. 1 Juan 2, talatang 1. Basahin ang Juan 5:22 at chapter 17, talatang 2. Pansinin, ang matanda sa mga araw ay ang Diyos. Ang mga anghel ay ang mga nagsisipaglingkod sa Kanya. Napakainam na makasama ang isa sa lumalang sa atin noon sa hukuman ng Diyos. Siya na tumubo sa atin ay makasama natin sa ganong paghuhukom. O, tingnan natin, basahin ang gawa 17, talatang 31. Ngayon, ano ang pamantayan ng pagbabatayan ng paghuhukom sa lahat? Tingnan natin. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ng bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ecclesiastes 12, talatang 13 hanggang 14. Basahin ang Santiago 2:10, talatang 12 at 1, verse 22 hanggang 25. So, makikita po natin yon. So, kinakailangan natin mga kapatid, mayroon pong batayan ang paghuhukom. At ito po ay nakasaad sa mga talatang ating binanggit. Nakikita po natin doon na doon po ang batayan ng paghuhukom. Ang kahutuluan kaya ay magiging karapat makatarungan. Siyempre po. At tungkol sa Siyon ay sabihin, ang isang tao at ang isang iyon ay ipinanganak sa kanya sapagkat mismong ang katastaasan ang magtatatag sa kanya. Ang Panginoon ay bibilang habang hanggang ang itinatala
ang bayan, ang isang ito ay ipinanganak doon. Awit, Ben, Awit. 87, talatang 5 at 6. Ngayon, tayo ngayon ay nasa pinakasulimning kapanahunan ng lupa sapagkat ang paghuhukom ay isinasagawa sa langit. Ngayon ay kailangan siya sa atin ang ating mga puso at ipahayag ang ating mga kasalanan. Kung gagawin natin ito, patatawarin tayo ng Diyos. Basahin natin ang 1 Juan 9, talatang 1, 9. Ito ang paraan na maipauunawa natin ang ating mga kasalanan sa paghuhukom. So, yan po ang ating pag-aaral sa mga nabanggit na mga hinulaan sa Daniel. Ngayon po, ang susunod po na ating tatalakayin ay ang pagsunod kay Kristo. Ano po? Kaya, bago po ito, ay hinihilingan ko po ang bawat isa na manalangin. No? Ngayon, mga amang banal, Diyos na makapangyarihan, akin pong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang pag-aaral na ito, patuloy na ipaunawa mo sa bawat isa na nakikinig at nakakaunawa o nakakabasa ng mga talata na aming pinag-aaralan. Patuloy mo kaming bigyan ng kaunawaan at ito ay magpalinaw sa aming kaisipan o sa aming po mga naguguluhan mga pag-iisip kung ano po ang tunay na katotohanan. Ang lahat po ng ito ay inilalapit namin sa iyo, Ama, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.